Ayan, may bunga na. So, happy na ako sa aking mga tanim. Akala ko wala akong green thumb. Tapos ito oh, tingnan mo. Meron na siyang isang bunga. Tapos dito naman, yung mga, ano ba to? I'm not so sure if this is a bell pepper o kaya yung sili spada. Ayan, meron na siyang mga bulaklak. Sa kamatis ko naman, wala pa. But I can see two buds dito sa aking talong. Dito tayo sa aking mga fruit trees. Ayan, ito ang aking tangelos. Ayan, may nakikita na akong sumisibol na mga flower buds. Ayan. Ay, buti na lang at kagabi, kahapon na ayos namin yung aming sprinkler kasi araw-araw akong nagdidilig ng halaman kasi pumutok yung sprinkler system namin. Tapos dito, meron akong malunggay. Ito yung bigay sa akin ng aking Ate Jovi. So, namumulaklak na rin. Oh, diba? Ito yung binigay niya sa akin na malaking stick na tinanim niya. Tapos dito, meron akong okra na I planted it sa lupa. Tapos meron na rin akong nakikitang buds dito. Ayan, ayan, tingnan mo. Ayan, ang liit niya. Ayan, ito. Meron na. Tapos dito naman, meron kami itong parang pine tree. At ito talaga ang pinaka the best kasi ang pomegranate, ang dami ng bunga. Tingnan mo. Ayan. Daming bunga ng pomegranate. Tapos ito para lang mga 2 feet o 2.5 feet. Tapos dito naman, meron ulit akong isang malunggay. Ito yung malunggay ko na tinanim ko talaga from buto last year. And halos kaano ko na siya, ka-height. So, nasa 4 feet na to. Itong aking moringa. Tapos, ito naman, ito yung isang moringa na 3 taon na siya. Tapos, akala ko mamamatay na kasi hindi pa talaga kami nakakuha ng mga leaves ng moringa. Pero ito, sa awa ng Diyos, makakakuha na ako talaga. Someday, makakapitas na ako ng dahon ng malunggay nito kasi nag-survive na siya after 3 years dito sa Arizona na sobrang init. And ito ang aking lemon. Meron na siyang bunga. Isa. I'm so happy. Ayan. Excited na ako itong mahinog para ma-harvest ko na siya. Tapos, tingnan mo dito. Mga 4 feet din siya yung ang taas nito. Tapos dito, meron akong nakikitang dalawa. Oh, ayan. Meron siyang dalawa. Tapos ito siya. The Ponderosa lemon. So, medyo malalaki siya na lemon. Ito, first time. So, happy na ako na may mga bunga. Tapos, dito naman, ang aking kangkong. Ayan, labong na ng aking kangkong. Sibuyas dahon. Ayan, sibuyas dahon. Ang kangkong. Tapos, meron akong talbos ng kamote. Ayan. So, dito ulit naman tayo sa aking mga tinanim sa pot. Meron akong okra, eto sili, dalawang kamatis, isang talong. Tapos, ito ang aking bitter gourd or ampalaya. Ayan. Tapos sa likod, meron akong kalabo or oregano. Ito bigay sa akin ni ate. So, meron akong calamansi. Sana
tutubo na siya ng malaki. Tapos okra, bigay din ni ate. And then ang aking lemongrass, tatlo siya. Ayan, pinapadami ko yung aking lemongrass. Tapos meron din akong dalawang moringa dito. Ewan ko kung magsusurvive pa tong isa. Pero iyan, yun yung itatanim ko siya doon sa corner. Doon banda. Oo. Tapos meron kaming aloe vera. Yan lang so far ang aking mga tanim. But I'm happy na may tumubo siya, may nag-survive. Ayan. Kasi sa sobrang init dito during summer, sana mag-survive to, lalo na itong aking bitter gourd. Ayan. So, that's it guys. Sa susunod ulit, sana marami akong i-share sa inyo ng mga halaman ko. Kasi, dadagdagan ko pa itong aking mga pananim. Kasi ang lawak pa ng aming yard. Ayan. So, marami pa talaga siyang matatanim. Ang inuuna ko lang yung mga trees kasi during summer sobrang init. So, kailangan meron talagang shade. Oo, yung mga maliliit na mga halaman or vegetables. So, ayan. Yan na lang ang hindi ko na linis. Kasi ang bilis tumubo ng mga weeds. Alright. Thank you for watching, guys. Bye!